Gusto ko lang pong balikan kung ano po yung mga dinadakdak nila nung nakaraan about po dyan sa Comelec debate. Panoorin niyo po muna ito mga lods para makita naman po nila kung ano nga po ba sila nung nakaraang linggo. Ito na po mga lods, panoorin niyo. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax. Sisiguraduhin natin, sisingiling ko yun. Kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Tama yun. Alam niyo, pinasa naming mga tax packages. Ang dami nun eh. Ang na-attain lamang, 101 billion pesos. Train 1, train 2, ang dami. 101 billion. Eh, meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan. Bakit ay singilin ng biyaya? Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos. Na napaka-konti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Yung pinakamalupit na tanong dito, mga Luz, do, yung kay Mama Linlin. Yung 203 billion, naging 230 pagdating sa kanya. Ngayon po mga Luz, binalikan po natin. At ito rin pong isang vlogger ni Yormisco. I-recap lang po natin kung ano po yung mga pinagsasabi nito. Alam nyo naman po, ayan po, si Banat Bay. Ito po yung sa kanya mga Luz. Sana ho, ako dahil nanganawagan ho tayo sa Action Demokratiko. Huwag nyo hong tatantanan ang BIR at PCGG na magkaalaman kung talagang meron bang kasunduan o nagsisinungaling na naman ang kampo nito ni Marcos. Diyan malalaman talaga kung nagsisinungaling ang kampo ni Marcos o hindi. Ang hindi ko maintindihan sa BIR PCGG, bakit ang tagal yung sumagot? Ayun na po, ha? Banat ba yung request nyo? Dumating na po yung request ninyo. Kayo po, kulit kinang kulit sa BIR. Ayan, sinagot na po kayo. Meron na pong inilabas. Yan po sa iniiyak na inyong tax ni BBM. State tax po, mga lods. Hindi po yan problema ni BBM. Problema po yan nung yumaong ama niya na si former President Ferdinand Marcos na alam ko na settled na po yan matagal na. Ito po ang inyong atupagin. Ayan. Ito na po yung resulta sa inyong mga tinatanong o gusto malaman. Magsama-sama po natin pakinggan kung ano po yung naging resulta ng inyong pangungulit sa BIR tax issue ni BBM. Ha? Yung estate tax, liliwanagin ko kay former President Ferdinand Marcos po yun na issue. Alam ko po, settled na po yun eh. Wala na nga daw pong mahanap, sabi po ni Kim Inaris eh. Mahirap po hanapin yung nasa ibang bansa. Ito ang inyong pakinggan para sa inyong kaalaman. Ikaw, Yorme, ha? Alam ko, ikaw nangunguna dito sa ano na to eh, yung Comelec debate. Ikaw talaga yung nanguna dyan sa state tax ni BBM na 203 billion kahit hindi naman po kayo tinatanong eh. Ito, mga lads, oh. Sagot po ng attorney ni BBM. I have here the certification coming from the Bureau of Internal Revenue. Makinig kayo, Banat Bay, makinig ha. Lahat po ng mga kritiko ni BBM about po sa BIR, yung tax issue po. Ito po yung kasagutan. Showing that presidential aspirant Bongbong Marcos have paid all his deficiency taxes including interest. Pinayara naman pala kasama interest eh. Malinaw na malinaw, abogado po yan ha, mga lods ha. Hindi po yan pwede magsalita ng peking resulta galing po sa BIR. Siya po ang mapapahamak. Ayun, Banat Bay, makinig ka. Gusto ko mag-reply ka dito sa issue na to, sa video na to. Diba, makulit ka? Hinahanapan mo ng resulta. Ayan po, nayroon na pong kasagutan galing sa BIR. So, doon sa ating lahat ng supporters ng BBM Sara Unity Team, ito na po yung hinihintay nating lahat na prueba. Matagal na hong nasa amin ito, subalit purposely, hindi namin pwedeng ipakita dahil nga naghahanap or fishing for evidence yung mga petitioners na walang layuning gawin kundi guluhin at idiskaril yung maayos na kandidatura ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In here, in this certification, malinaw mo dito na binayaran yung due for 1982, 1883, 84, and 85. So wala hong pagkakautang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buwis or tax deficiency or penalty or interest. Bayad ho at binayaran na matagal ng panahon noong date paid December 27, 2001.
Grabe naman. 2001 pa, bayad na bayad na pala. Kasama po yung tubo niyan, yung penalties. Ano ka ngayon? Di ba? Butatana naman kayo. Tago-tago na kayo sa mga lungga ninyo kasi ginawala po pala ito para wala po kayo makalap na impormasyon. Panayaan lang po kayo nila ng magbato ng mga masasakit na salita sa kampo nila BBM. At sa huli, yan po, nilabas na po nila ang kanilang panglaban sa inyo mga kakaputak dyan. Yan ang napapala ninyo, bira kayo ng bira. Hanggang makapanira lang kayo ng tao, eh okay lang sa inyo yan. Pero hindi nyo alam, mas matalino po ang kampo na BBM. Porke hindi ba nagsasalita ang abogado ni BBM, eh wala po silang panglaban sa inyong mga sinasabi? Anat ba? Kilos-kilos na. Ano na naman palusot mo dito? Again, I urge on the petitioners and those who will be similarly situated dahil hinahayaan nila yung kanilang mga grupo or sarili na gamitin ng mga vested interest na walang layunin kung hindi sirain ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Eh wag na po kayo magpagamit. Ito po yung patunay galing mismo sa BIR na bayad lahat ng interest penalty at kung anumang obligasyong pananalapi ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bunsod nung kasong pilit nilang iginigiit na wala naman ng basihan. Pero nagkamali po ba kayo, Senator, nung hindi kayo makapag-file ng income tax? Hindi ako makapag-file ng income tax dahil naka-excel kami. Sign? Nasa Excel kami. Yun ang sinasabi. So, hindi ako makapag-file dahil nasa Amerika ako. Hindi ako pinapauwi. Yun ho ang yung sinasabi sa inyo. Yung sinasabi ng hindi nagbayad, eh maliwanag, eh vice governor ako, governor ako, may withholding. Napatunayan naman namin yun. So, hindi sa tingin ninyo, hindi pagkakamali yun? Wala akong pagkakataon na makapag-file. Wala akong pagkakataon na makapag-file. At the other things, wala akong income. Pero yung pinag-uusapan, yung panahon ko na nasa Ilocos Norte ako bilang vice, bilang gobernador, yun, maayos yun. Pinagot na po lahat ng kapanungan ninyo, ha? Yan po ang napapala ninyo. Nakakabato po ng putik. Ng dumi, saka po po ng Uniteam. Strategy lang po pala nila yun. Hinayaan nila po kayo pumato ng tax issue sa kapo ni BBM at talaga pinadiga po kayo, no? Ngayon, kayo naman po ang namate. At meron pa po dito, mga los, hindi po natin ito palalampasin kasi ito tax issue rin po ito, eh. Kaya po nandyan si Banat Bay ninyo. Tama ko dyan kasi halos nangingiwi na rin po ito si Banat Bay. Tingnan nyo po yung itsura. Kumpara nyo po dito sa pagsasalita ng isang supporters po ni Mama Lenlen. Iwi po, di ba? Tingnan nyo po magsalita rin si Banat Bay. Panoorin nyo po, mga los, ha? Ano po ang reklamo na naman po nito? Tax issue. Pakinggan nyo pong mabuti. Kung si Chris Aquino ay tinatawag na isa sa mga top taxpayers, ano naman daw ang tawag doon sa ayon mismo sa BIR ay may 233 billion pesos na utang na buwis? Ang award! Ang award talaga! Yan ang award sa'yo, Lodi. Tingnan mo yung itsura mo. Niwi yung bunganga mo. Niwi yung mukha mo. Kamukhang-kamukha na kayo ni Banat Bay. Yun ang award ninyo. Inakarma po kayo sa ginawa po ninyo sa paninira sa kampo ni BBM. Yung pala, wala naman po silang utang sa BIR. Lahat po ng pagkukulang nila, binayaran with tubo po yun. Penalty. Ngayon, yan pa rin po bang ibabato ninyo? Hinayaan lang po kayo ng kampo ni BBM. Hanggang sa huli, eto na po yung panuplak sa inyo. Kaya, nga. Magsama po kayong tatlo. Ayan po, puro na kayo nakangiwi. Humingiwi, Banat Bay. Malapit ka na rin kasi ikaw, tira ka na tira. Lahat po ng mga bumabanat kay BBM, nangingiwi po, ha? Napapansin ko lang. Ha? Oh, sagot-sagot na po sa mga tanong ko, ha? Habol-habol na po kayo sa mga tanong ko. Pupunin niyong palampasin kasi kailangan niyo pong depensa ng inyong pambato, inyong kampo. Ito na po, mayroon na po sagot. Galing po kay attorney ng kampo po ni BBM, eh kayo naman po ang hinihintay ng sabayan ng Pilipino dahil batuhan po ito ng mga salita, kailangan nyo pong sumagot dito. Hindi nyo po pwedeng ibaliwala lang po ang issue na ito dahil sampal po sa mukha ninyo.
Ha? Lalong-lalo na po si Kaisko, mga lods. Na kailangan nyo po ganyan, gawan ng istorya to. Kayo po eh, ni Banaksa eh. Ito po mga lods ha.